tawa ko kay Stella para mas mabilis. At di ba lang, di tayo natutulog pag talaga rin tinginigilan pa rin. Sana nga, ulitin ko 40 second tayo na yung may nawawala. Parents, please take care of your children. Please take care of them. It is your job, it is your responsibility. Thank you. Ang magtatanong po ay si Mr. Robert Andrayos mula sa Balikas. Ang tanong ko po sa ating PSWDO, paano tayo nakatutulong para yung mga magulang na patuloy na nababagabag sa ngayon ay huwag magkaganon na lang yung kanilang pangamba. Kumbaga, paano natin sila aaluin na hindi ganun ang tunay na pangyayari at hindi ganun at hindi yung dapat ipangamba ng bawat isang magulang. So sa ngayon po ay inaalam namin yung tunay na sitwasyon at kung kakailanganin po na ang ating trained na social worker para sa psychosocial care o stress debriefing, magsasagawa po ang ating social worker. So sa ngayon po ay nakikipag-ugnayan ng ating mga social worker sa mga barangay at sa pamilya ng mga kapatid. Final question for this Joy from Arlo Osaka. Hindi, for PD. Sir, galing kami sa Bawan ngayon, nagkaroon nga ng pamiting niyo si Mayor Dolor. On our way to Bawan, naka-receive kami ng information na meron na naman daw abduction, alleged abduction sa Batangas City. Paki-confirm nga po. Today lang po. Arnel, yun na yung sinasabi ni Happy kanina na yung bata ay nagkay sa classmate niya at allegedly nakidnap siya na pagkahaba-haba na pagkahanga namin din ang ismail. So yun po yun. Nasa station na po yung bata. Nandito po yung ating Chief of Police ng Batangas City, si Master Mayor. Nakuha na po natin yung bata sa Bulbo. So, nandun na po siya sa police station ngayon. So, he is undergoing interview para malaman po natin kung ano. Pero kagaya nga po nung sabi ng aming regional director, ay ito rin po, pinakaroon lang po namin, eh, madalas po hindi pumapasok. So, hindi ko po masasabi na gumagawa ng kwento, pero most probably ay baka wala po namang abduction na nangyari. Okay. Dennis Dato? Okay, magandang hapon po. Ano po ba yung proseso sa PNP po? Ano po ang proseso kapag may nag-report na magulang na may nawawalang bata? Kailangan po ba yung magulang na nag-report ang hihinga ng testigo ng polis? Kasi dito po sa kaso sa San Pascual, yung mga batang nawala na nawala sa Bawan, ang sagot daw po sa kanila ng Bawang Police ay magdala ng testigo. Ganun po ba dapat kapag may nawawala? Kasi parang hindi naman po tama yun, di ba? Conference, kaugnay pa rin ng mga napaulat na sinasabing pagdukot ng ilang kabataan dito sa lalawigan ng Batangas, particular po dito sa bayan ng Lipa. At kanina nga po ay unang nagsalita si Region 4A Director Albano, kaugnay pa rin po ng insidente, itong mga napapaulat na insidente. Pero ayon po sa kanya, may mga report na yung ibang mga kaso ay tila hindi totoo, lalo pat may mga insidente kung saan yung ilang mga kabataan na napaulat na nawawala ay hindi lamang daw po nakauwi matapos na magkating classes at natakot na umuwi sa kanilang mga bahay na sa takot na mapagalitan ng kanilang mga magulang. Sa ngayon po ay halos kasimula pa lamang nitong press conference at katunayan hindi pa nga po nakakapagsalita dito si Batangas Governor Vilma Santos Recto at mamaya po ang tabayanan din natin ng update kaugnay pa rin kung talagang may katotohanan ba yung mga kaso ng sinasabing abduction dito po sa Batangas at gaya nga po na binabanggit ni General Albano ay kung may katotohanan kanilang imbisigan pero sa ngayon ay patuloy po nilang inaalam yung iba pang mga detalye
ng mga sinasabing report na ito. Samantala, kaugnay po ng mga napapaulat na ito ay naglabas naman ng pangamba sa social media ang ilang netizens kaugnay pa rin ng sinasabing serye ng pagdukot dito po sa Batangas. Narito po report ni JP Soriano. Puno ng hinagpis at pag-aalala ang pamilya ng apat na batang ito na kasalukuyang nawawala sa Batangas. Base sa ulat ng Batangas Provincial Police Office, alas 10 ng gabi nitong August 27, nang dukuti ng isa sa mga biktima na si Robin Cabral. Nang magsagawa ng follow-up operations ang mga polis, saka naman nadiskubre na may tatlo pang batang nawawala. Patuloy ng pinaghahanap ang mga biktima. Naiulat din ang pagkawala ng anim na iba pang bata na nahanap na rin at naibalik sa kanilang mga pamilya. Ang isang bata nakatakas daw sa mga dumukot sa kanya pero hindi pa makausap ng maayos sa ngayon. Sa Twitter, nagpahayag ng takot ang mga netizen dahil sa mga insidente ng kidnapping sa Batangas. Partikular na naaalarma ang mga kabataan at estudyante na target umano ng mga suspek. Ang iba naman, panalangin ng panawagan sa gitna ng sitwasyon. Ang PNP Batangas bumuuna ng Special Investigation Task Group na tututok sa serye ng kidnapping sa probinsya. Mas mahigpit na rin daw ang mga pulis para maiwasan na ang pagdami pa ng mga biktima. Si Batangas Governor Vilma Santos Recto siniguro na rin sa publiko na nakamonitor sila sa sitwasyon at nananawagang huwag sanang magdulot ng takot sa mga residente maging sa mga turista ang insidente. Investigation, because malinaw po dito na meron pong pangyayari na magnified masyado. Siguro kung meron man po akong pakiusap ngayon sa mga magulang po natin, sa mga guru po natin, let's not panic. I am not saying walang nangyayari. I am not confirming it either. Pero ang point ko lang po dito, yung mga magulang natin, bantayan po natin yung ating mga anak. Siguraduhin po kasi may responsibilidad din po tayo sa kanila, yung mga hindi pag-uwi-uwi. Make sure na nandiyan po tayo para bantayan din sila. And at the same time, yung ating pong DepEd, yung mga guro sa eskwelahan, since meron tayong konting panic na nangyayari because of this issue na missing, medyo alerto lang din po tayo. Andito rin naman kami, hindi magpapabaya. Naka-open na itong issue na ito, so alam natin na alerto ang ating kapulisan. Kung merong kailangan na paaralan, ay magpapadala doon ng manpower to our PD. So, but not to the point of kailangan suspindihin na muna natin ang klase ngayon. Kasi mas marami pa rin mga kabataan dito nakataya ang kanilang edukasyon. Ngayon, bilang panghuli po, siguro pinaka-importante dito under our P3C sa aming Provincial Action Center, nagpalagay na ako ng tinatawag nating hotline. Sana iwasan muna naman natin yung mga hoax, ha? Huwag naman yung maglulukuhan, maawa naman po kayo. Hindi biro ito dahil pinag-uusapan dito yung mga kabataan. Meron po kaming hotline sa ating pong Provincial Action Center. Ito po, kunin niyo po yung numero. Para kung meron man na sa tingin niyo medyo dapat ika-alerto, merong nawala, pero i-confirm pa po natin, be-verify yun ho. Dahil yung mga nangyayari na ngayon, minsan hindi lang nakapasok, nakidnap na. Ito po ang number, tandaan po ninyo, 723-9350. Again, 723-9350. Ito mo, 24 oras, may magbabantay dito. Nakikiusap lang ako, huwag na po natin itong lulukohin ho. At kung meron naman kayong kakailanganin problema at tumawag dito, direkta ay may koordinasyon na ito sa kapulisan natin kung saan malapit yung mga kailangan mabigyan po ng tulong. So, sa ngayon po ay nandito kami sa status na to na po pwedeng maisupport at magawa ng ating pong provincial government. Definitely with coordination ng ating pong provincial director sa ating pong PNP and at the same time hanggang sa ating pong RD kay General Albano ay magkakasama po kami nagtutulungan para masiguro po na maging safe ang ating pong mga kabataan. Another question from J.D. Mauricio from Brigada News. Kay RD po, o kaya po kay PD. Sir, kasi kanina nagsalita si Mayor Ryan Dolor sa Bawan Technical High School at meron siyang sinasabi na ito ay planado, demolition job. May mga report po ba tayong natatanggap tungkol dito? Dahil sa mapapansin po kasi yung apat na batang nawawala, yung 16 years na sinasabi si Samantha, at yung bata naman na nailigtas ng kanyang ina ay pawang mga taga-Bawan po yun. So, meron po silang sinasabi na posible
ito ay demolition job laban kay Mayor Ryan Duler po. Meron po ba tayong report about it? Ako? Sige, ako lang, sir. Hindi ako politiko. Pero tipilitin ko sa kaya ko umabot. Police investigation. Ang basehan ng investigasyon, mag-umpisa sa start hanggang sa dulo, puro facts. Ayaw ko walang speculation. Kaya ako magsalitan diretso. Pag-imali ko yung tanong mo na demolition job, alam ba yun, makikita mo, facts lang din. Malala, ang mag-interpret, kayo mag-interpret. Satisfied, ma'am? Satisfied? Facts lang naman kung meron tayo yung report eh. Speculation kapag yung demolition job. Parang basis ko. Pero nakausap na po yung si Mayor Duro para mapalumanagin naman. Si PD nakakausap siya na, pero sa akin hindi. Diretso lang, hindi. Pero kasi task force. Kasi alam mo, magugulo lang pag kailangan yung dapat ang malaman natin eh. Mayor, ano yung may tutulong mo para malutasin mo sino ba pwede? Yan, di mayroon at isa. Yung tulungan na to, baka mayroon kang ibigay na tao. Parang gano'n lang. Tiga, at napag-alaman po ng grupo ni General Albano na yung ibang mga kaso ay kaso lamang ng hindi pagkakauwi o hindi pagkakaroon ng pagkakataon na makauwi yung ilang kabataan dahil may pinuntahan, yung iba daw po ay nag-swimming, yung iba ay nag-cut classes. At yung panic na idinulot nito sa mga residente, particular sa mga magulang ng batang ito, yung po yung binabanggit ni Batangas Governor Recto, kung saan sinasabi po niya na yung pakiusap din na sana ay wag basa-basa agad na iuulat na nawawala o kaya po ay may abduction o kidnapping na naganap, lalo pat ang pangyari ay kasalukuyang pa rin inaalam talaga yung buong detalye. Mamaya po ay minarapat po natin na interviewin ako panayamin si Governor Vilma Santos Recto, pati na po si General Albano, pero hintayin lang po natin na magtapos itong press conference na kanilang ginagawa. Pero meron po silang binigay na hotline kung sakali nga po na may mga gantong reports. Ang hotline po na binigay ng Batangas Provincial Government ay 723-9350. Ulitin ko po, 723-9350. Pero ang pakiusap po ni Governor Recto ay yung panluloko, kaya po ay dapat lamang ay talagang totoong impormasyon yung pong ibibigay sa pamamagitan po ng hotline na ito. So